ang oras sa 4:07 ng umaga. Umaga na! Bangon na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! 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 Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap ng mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent, at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap ng mga balitang sinulat ng mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! 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 Todo lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Balita! Todong lakas! Mula sa DWIZ News Center Manila, narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas! Balita! 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 Todong lakas! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ngayon ng Biyernes. Thanks God! It's Friday, partner, ha? This January, January 1, 2023, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Hannah Olidan. At ako naman si Jelly Mendez. Balita! Balita! Torong lakas! At syempre, dahil dyan, maulan na umaga sa ating lahat, narito na ho ang headline sa Balitang Todong Lakas. Balita! Balita! Todong Lakas! Omicron sub-variant na na-detect sa Pilipinas, pumalo na ho sa 144. Bagong variant naman ng COVID-19 na XBB.1.5, kalat na ho sa 29 na bansa. Worldwide alert, itinaas na ng NCRPO bilang paghahanda sa pista ng itim na Nazareno. 2023-2028 Development Plan ng Pilipinas, ipatutupad ngayong taon. Pagsulong naman ng Budget Modernization Bill, sisikaping maisulong ng Department of Budget and Management. Presyo ng gulay, posibleng bumaba na. Mataas na singil sa tubig, nakatakda naman ngayong buwan. Balita sa ibang dagat, pagbebenta ng abortion pill sa mga pharmacy, aprobado na ho ng US FDA. Los Angeles Lakers, pinatumba ang Miami Heat sa NBA regular season. Later sa showbiz, si Enrique Hill ho ay binasag na ang espekulasyong hiwalay na sila ni Liza Soberano. Balita! Balita! Torong lakas! Oya, ang tabayanan ho natin ang detalye ng mga banitang yan, ang ating mga segments news, ha? At samantala, dahil maulan at malamig, at syempre, sabay ng malamig na tubig, pagligo ay talagang magina, partner. Narito na ang ating detalye ng mga balita. Syempre, unahin muna natin ang lagay ng panahon. Hindi na nakakaapekto sa bansa ang dating low pressure area o LPA na huling namataan sa layong 415 kilometers northeast ng Pag-asa Island sa Palawan. Sa patuloy din na minamonitor o binabantayan ng Pag-asa ang isa pang LPA na huli namang namataan sa layong 305 kilometers northeast din ng Pag-asa Island sa Palawan, at papalabas na rin ang Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist na si Veronica Torres, mababa ang tsansa na maging bagyo ang panibagong LPA sa mga susunod na araw, at hindi na rin ito nakakaapekto sa ating bansa. Patuloy namang binabantayan ng Pag-asa ang shear line o ang pagsasalubong ng malamig na hangin at mainit na hangin o ang hanging amihan at ang easterlies na nagmumula sa Pacific Ocean na nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas. Dahil pa rin sa epekto ng shear line, inaasahang magiging maulan ang panahon na may kasamayang thunderstorm sa bahagi ng Bicol Region, Calabar Zone, Mimaropa, Visayas area, maging sa Metro Manila at Central Luzon. Wala namang inaasahang bagyo na papasok sa bansa hanggang sa susunod pa ng mga araw. Pero patuloy na iiral ang malakas na hanging amihan na nagdadala ng malakas na pag-ulan at malamig na panahon, particular na sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region o ang CAR. Nagpaalala naman sa publiko ang Pag-asa na makinig sa abiso ng mga lokal na pamahalaan, panatiling maging alerto sa lagay ng panahon, doblehin ang pag-iingat lalo na sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa na dala ng mga pag-ulan, at magdala pa rin ng payong at iba pang panangga sa biglaang pagbuhos ng ulan.
Umabot na sa 409 milyon pesos ang kailangang pondo para sa rehabilitasyon ng mga paaralang nasira ng baha bunsod ng malakas na ulan dala ng shear line. Ayon kay Education Spokesperson Michael Poa, may kabuuang 42 paaralan ng nasira o napinsala sa kalamidad na magbibigay anya ng temporary learning spaces ang DepEd para sa mga paaralang apektado habang pansamantalang gagamit ng mga alternatibong paraan upang maipagpatuloy ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Samantala, inihayag naman ng Department of Health o DOH na nasa 144 na bagong kaso ng Omicron sa variant ang na-detect sa bansa. Sa naturang bilang, 81 ang naitala na BA 2.3.20, isa ang 2.75, 7 ang BA.5, 43 naman ang XBB, isang XBC at 11 naman ang Omicron sa variants. Sa sinabi ng kagawaran na ito ay base sa latest sequencing na isinagawa ng Philippine Genome Center mula December 27, 2022 hanggang January 2, 2023. Ang naitalang BA.2.3.20 ay local cases mula sa Region 3, 4A, 4B, 6 at 8 maging sa Metro Manila. Samantala, ang mga natukoy na kaso ng XBB kamakailan ay mula naman sa Region 3, 4A, Region 6, ang Metro Manila at ang karagdagang kaso ng XBC naman ay mula sa Region 6. Naasahang mas dadami pa ang bilang ng mga tinatamaan ng subvariant ng Omicron at posibleng maitala ang wave of infection sa buong mundo matapos kumalat sa 29 na bansa ang bagong variant ng COVID-19 na XBB.15 o 0.1.5. Ayon kay World Health Organization o WHO Technical Lead on COVID-19 at Epidemiologist Maria Van Kerkhove, isa ang naturang virus sa pinakanakahahawang subvariant na kanilang na-detect. Sinabi ni Kerkhove na kahit highly transmissible ang nasabing sakit, hindi ito nangangahulugang magkakaroon ng maraming bilang ng masasawi dahil nagpapatuloy pa rin ang countermeasures ng mga bansa. Samantala, sa naging pahayag naman ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na mas mabilis man ang pagkalat ng XBB.1.5 na descendant ng XBB at XBB.1, wala pa namang naitatalang kaso nito sa Pilipinas batay na rin sa pagsusuri ng Philippine Genome Center. Iginiit ni Solante na maaari pang mahawaan ng COVID-19 ang mga nasa labas, particular na ang mga nagpabakuna ng primary series, kaya't dapat na iprioridad ng publiko ang booster shot ng pamahalaan. Naniniwala ang eksperto na sapat pa rin ang ipinatutupad na health and safety protocols ng pamahalaan, lalo na sa mga pantalan at paliparan na binababaan ng mga dayuhan. Samantala, dapat nang i-require ng gobyerno sa mga biyahero mula China ang pre-departure COVID-19 test at ito ang panawagan ng grupong Okta Research sa gitna ng pagluluwag ng travel restrictions sa China sa kahit matindi umanong COVID-19 surge ang nararanasan sa naturang bansa. Iminungkahi ni Okta Research Fellow Professor Dr. Guido David ang naturang hakbang lalo't mayroon na rin kalintulad na test ang US at Japan dahil sa dumaraming kaso sa China. Ayon kay David, mataas ang immune escape ng mga sub-variants COVID-19 at kahit bakunado na ay maaari pa rin dapuan ng virus nang hindi nagpapakita ng anumang sintomas. Sa ilalim ng kasalukuyang health protocols, hindi isa sa ilalim sa COVID-19 test sa mga pasaherong dumarating ng Pilipinas hanggat sila ay fully vaccinated. Para naman sa mga unvaccinated at partially vaccinated passengers ay dapat magpakita ng negatibong COVID-19 test results. Pero kung wala ay isa sa ilalim sila sa test pagdating ng bansa. Samantala, sa kaugnay na balita, ipinadala na sa Philippine Genome Center ang swab samples ng 8 Pinoy o Pilipinong biyahero mula China na nagpositibo sa COVID-19. Sasailalim sa whole genome sequencing ang swab samples upang mabatid kung anong variant ng COVID-19 ang dumapo sa mga nabanggit na Pinoy. Ayon sa Department of Health, inaasahang mailalabas ang resulta sa susunod na linggo habang nagsasagwa na rin ng contact tracing katuwang ang Bureau of Quarantine.
Nito lamang Miyerkules nang kumpirmahin ng DOH na positibo sa COVID-19 ang 8 hindi bakunadong Pinoy na dumating mula China noong December 27, 2022 hanggang January 2, 2023. Balita, balita, todong lakas! Sa oras, alas 4:17, magbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ. Balita, 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 todong lakas! Sa oras, alas 4:19, nagbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ, at kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Hannah Olidan. At ako naman si Jelly Mendez. Balita, balita, todong lakas! Ang detalye ng mga balita, nakataas na ang Code White Alert sa National Capital Region para sa pista ng itim na Nazareno sa Lunes. Inihayag ni DOH o Metro Manila Center for Health Development Regional Director na si Gloria Balboa na naka-alerto na ang mga ospital sa NCR para sa posibleng pagdagsa ng mga pasyente. Ipakakalat na rin na simula ngayong araw ang Health Emergency Response Team sa Quirino Grandstand upang umalalay sa mga debotong makikiisa sa kapistahan. Umapila naman si Balboa sa publiko na sundin pa rin ang umiirang na health protocols tulad ng pagsusot ng face mask at inimok ang mga may sakit na huwag nang pumunta upang maiwasan ang hawahan. Pinaalalahanan naman ng Manila Police District o MPD ang publiko at mga deboto kaugnay sa pista ng itim na Nazareno sa January 9, 2023. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni MPD Director Police Brigadier General Andre Dizon na huwag nang magdala ng mga sasakyan dahil may mga kalsada na maaapektuhan ng aktibidad. Anya, mayroon silang ipatutupad na road closure sa ilang bahagi ng Metro Manila para bigyang daan ng pistang Nazareno. Ay, ito ang kaugnay din niya na partner. Isa sa ilalim na sa heightened alert ang Philippine Coast Guard o PCG District National Capital Region Central Luzon o NCRCL mula January 7 hanggang 9. Ito ay para magsagawa ng Maritime Safety and Maritime Security Operations sa Manila Bay at Pasig River para sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Babantayan din ng PCG ang mga katubigang sakop ng Jones Bridge, MacArthur Bridge, Quezon Bridge at Ayala Bridge, gayon din ang likod ng bahagi ng Quirino Grandstand. Maliban sa maigpit na pagbabantay, magsasagawa rin ang underwater inspection sa mga nabanggit na katubigan. Samantala, nakatakda rin magpakalat ng daan-daang Coast Guard o Coast Guard Security Personnel, Medical Team, K-9 Unit, at Explosive Ordnance Disposal o ang EOD Specialist sa mga critical na lugar dyan ho sa Maynila. Patutubad naman ngayong taon ng Department of Budget and Management o DBM ang 2023 to 2028 Philippine Development Plan o PDP na magsisibing roadmap para sa mas malalim at mas pinagandang komunidad at ekonomiya ng bansa. Ayon sa DBM, layunin ng PDP na pasiglahin ang paglikha nang mas marami pang mga trabaho at mapabilis ang poverty reduction na makatutulong sa pagbangon ng ekonomiya matapos padapain ng COVID-19 pandemic. Sa tulong ng PDP, mabilis na maibabalik ang inclusive high growth path ng ekonomiya na magbibigay diin o din ng pagkakataon sa bawat Pilipino, partikular na sa mga walang trabaho. Bukod pa rito, kailangan ding masanay ang bansa na makilahok sa iba't ibang uri ng event, maging innovative at globally competitive para maibigay ang kailangan ng ekonomiya. Samantala, inihayag naman ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman na sisikapin ng kanilang ahensya na maisulong ang Budget Modernization Bill sa bansa. Ayon kay Pangandaman, prioridad ng ahensya ang pag-institutionalize ng Cash Budgeting System o CBS upang magkaroon ng sapat na cash budget ang mga ahensya ng gobyerno na gagamitin sa loob ng isang taon. Iginiit ng kalihim na sa ilalim ng bawat mga ahensya siya dapat nagagamit ng tama ang pondo na inilaan para sa iba't ibang mga programa at proyekto ng pamahalaan. At sa iba pang detalye ng mga balita, siniguro ng National Economic and Development Authority o NEDA na nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagtugon sa inflation ng bansa.
Kasunod ito ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na pumalo sa 8.1% ang inflation rate ng bansa noong December 2022. Mas mataas ito kumpara sa naitala na 8% headline inflation noong November 2022. Sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, prioridad ng pamahalaan ng pagtugon sa epekto ng inflation bilang bahagi ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos Administration at Philippine Development Plan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtitiyak sa food security, sa pamamagitan ng pagpapaiting ng food production, pagsasayos ng mga farm-to-market connectivity, at pag-i-invest sa disaster resilience at climate adaptation measures. Balita, balita, tomong lakas! Samantala, nakauwi na sa bansa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang kanyang makasaysayang state visit sa China. Sa kanyang arrival statement, ipinagmalaki ni PBBM na naging mabunga ang pakikipagpulong niya kina President Xi Jinping o Chinese President Xi Jinping at Premier Li Qiang o Li Qiang kung saan tinalakay ang ilang mahalaga at napapanahong usapin na ang ilan dito ay may kinalaman sa katatagan at pag-unlad sa rehiyon. Sa inaugural visit ng Pangulo, ay ibinahagi nito ang lalo pang pagpapalakas ng bilateral relation ng dalawang bansa. Nabanggit din ni PBBM ang 14 na naselyuhang bilateral deals na may kaugnayan naman sa pangangalakal, pamumuhunan, agrikultura, renewable energy, infrastructure, development cooperation, people-to-people ties, at ang maritime cooperation. Samantala, ibinida rin ni Pangulong Marcos ang 22.8 billion pesos na o 22 billion na o 22.8 billion US dollars na investment pledges na mga dayuhang namumunuhan o mga dayuhang mamumuhunan. At kabilang sa mga tinukoy na investment commitments ay ang USD 1.72 billion sa agribusiness, $13.76 billion naman sa renewable energy, $7.32 billion sa strategic monitoring o ang electric vehicle, mineral and processing. Inihayag ng mga eksperto na dapat maging malinaw ang fishing access ng mga mangingisdang Pilipino sa Spratly Island at Scarborough Shoal. Sa 3 na state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa China, umaasa ang Asia-Pacific Pathways to Progress Foundation na natalakay ni PBBM at Chinese President Xi Jinping ang maraming paksa hinggil sa naturang usapin. Ayon sa grupo, noong pang 2012, marami ng Pilipinong mangingisda ang hindi nakakapasok sa Scarborough na isa sa kanilang nakasanayang fishing ground. Nabatid na nakalapit lang ang nakapapangisda muli ang mga Pilipinong fishermen dahil nagkaroon ng soft landing o ang proseso ng kasunduan ng maupo sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Kumpiyansa naman ng grupo na ang paghihigpit ng China sa naturang mga isla ay nagresulta ng kawalang kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda sa bansa. Samantala, nagkasundo na sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping na magkaroon ng direct communication line kaugnay sa isyu sa West Philippine Sea. Ang communication line ay bukas sa pagitan ng Maritime and Ocean Affairs of the Office of the Philippines at Department of Foreign Affairs o DFA at ng Department of Boundary and Ocean Affairs of the Ministry of Foreign Affairs ng China. Sinabi ng dalawang lider na mahalaga ang foreign ministry and consultations at ang bilateral consultations mechanism sa West Philippine Sea. Samantala, kapwa nagkasundo rin ang dalawang lider na papahalagahan ang Declaration on the Conduct of Parties in the South as o in the South China Sea para mapanatili ang peace and stability sa West Philippine Sea. Samantala, inihihirit ng mga guro ang karagdagang sahod kasabay ng muling pagsirit ng inflation rate sa bansa. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers o ACT Chairperson Vladimir Ketua, dapat itong gawing prioridad ng pamahalaan ngayong taon. Makatatanggap lamang anya mga public school teacher 1, 2 at 3 ng net take home na 23,000 hanggang 27,000 pesos ngayong taon na malayo sa 33,000 pesos family living wage batay sa government data.
mababatid na noong Desyembre 2022 na itala ang 8.1% inflation rate sa bansa. Ito ang pinakamataas na inflation mula noong November 2008 at mahigit doble rin ang inilaki kumpara sa 3.1% inflation noong December 2021. Balita, balita, todo lakas! Sa oras, alas 4.29, magbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ. Balita, balita, todo lakas! Sa oras, alas 4.36, nagbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Hannah Olidan. At ako naman si Jelly Mendez. Balita, balita, todo lakas! Pang detalye ng mga balita, partner, saan ba tayo dapat bisitahin ng ating mga viewers? Bisitahin niyo po kami sa aming website na www.dwiz882am.com at sa aming Facebook page at YouTube account na DWIZ882 at DWIZ On Demand. Sabayan din tayo napakikinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation, provincial radio station nationwide, kabilang na dyan ang DWIZ 94.3 FM Palawan, ang DWIZ 89.3 FM Dagupan, nandyan din ang 92.3 Home Radio Legazpi, 95.1 Home Radio Naga, ang 98.3 Home Radio Gensan, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, ang 89.5 Home Radio Iloilo, at syempre ang 98.7 Home Radio Davao. Tayo po ay napapanood din via test broadcast sa digital free TV channel IZTV. At available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Iscan lamang po ang inyong digital TVs at digital channel boxes upang mapanood ang IZTV. Okay, syempre, batiin na natin ang ating mga taga-suporta, partner, ang walang sawang nakikinig at nanonood sa IZTV at sa, syempre, sa iba pang social media platforms ng ating himpilan. Binabati po namin ang aming mga taga-suporta at taga-panood at taga-pakinig. Binabati po Bianca Jean Olida, ng aking kapatid na with high honors. Congratulations, wow. Bianca. I'm so proud. Kanino nagmana si Bianca? Siyempre sa ate, partner. Sa ate ba? Oo naman. Sa ate daw. Ayan ha. Binabati rin po namin si Lino Sinung mula sa Saudi Arabia. Good morning po. Si Richard Romakin. Si Roland Mamalateo. Si Robert Clemente. Marilyn Punsalan. Johnson Tan, Rol Vomaka TV, Reynaldo Serante, Mami Neneng, si Carding Domingo, si Haylon Halon Aguinalde, good morning po sa inyo, maupay na aga, si Dane, good morning po at salamat sa pakikinig at panonood. Oy, ang dami palang nakikinig sa ating YouTube, ha? At syempre, nakikinig din sa ating Facebook viewers natin. Ito, partner, si Zosima Solies. Maraming salamat, Miss Tizen Biruma ng Orani Bataan. Si Ramon Abadillo, andyan si Kakang Louie, nakamonitor din sa ating Facebook page. Si Heidi Hasigawa, maraming salamat. Andyan din si Miss Annette Alegre din, nakikinig sa atin. Kasama dyan, nasa USA din, partner, si Nelson Malinaw. At syempre, sa Japan, ay bumiyahin na kaya si Miss Andy Andrea Jong. Ingat ho ha, sa biyahe ha. Marites Kondo, nandiyan din sa Japan at syempre si Tatsuki Chiba. Maraming salamat po sa pakikinig. Nakamonitor din si Tito Roland Dizan Mamalateo dito sa Facebook partner. Si Jalon Jalon din. At syempre maraming salamat Gary Ramos ng Malabon. Andiyan din ang aking Sensei Jun sa Taekwondo to ha. Sensei Jun Suan sa Rizal. Ingat po palagi at maraming salamat. Andiyan din si Narcy Camposano. At syempre shoutout kay Tito Roland na ito daw sabi, morning daw kay Loida Kinlawa ng Sydney, Australia. Maraming salamat. Si Zosima Solis, ay nabanggit na rin natin, partner. Si Vani Natividad Ninyo, good morning po. Kasama niya ang nakikinig, si CG Rosemary. Ingat po palagi. Si Retlo Teraxoyango rin si Vilya, nakikinig from Vancouver, Canada. Si Derek Mateo ng South Korea. Andyan din si Clydel James sa South Korea din to. Carmelita Mendoza, marami pong salamat. Si Simeon Nolasco at si Charlene Ibonia. Joanna, nakikisama niya, good morning. IZ Jelly Mendez and Hannah Olidan. Marami pong salamat. Meron ka pa bang pabati, partner? Mamaya po ah, pabatiin namin ang hindi pa namin nababanggit na mga pangalan ah. Sa oras, alas 4.40, tanggap tayo ng ulat sa labas ng himpilan.
DWIZ Patrol Report. Oy, dyan ho, sa mga kalsada ho sa Maynila, ang ilang kalsada sa Maynila, asarado ho, sa publiko, pansamantalang isasara, siguro kaugnay ito sa pista ng itim na Nazareno. Alamin nga natin ang detalye ng mga balita, ihahatid dyan ni Patrol 5, Aya Yupanko. Sarado sa publiko ang ilang kalsada sa lungsod ng Maynila mula ngayong araw hanggang Enero 9 upang bigyan daan ang pista ng itim na Nazareno sa abiso ng Manila LGU. Pansamantala munang hindi madaraanan simula mamayang alas 10 ng gabi ang kahabaan ng Independence Road, Katigbak Drive, South Drive, Roas Boulevard, northbound at southbound mula Katigbak Drive hanggang South Drive. Alas 7 naman ang gabi bukas, sarado na ang Quezon Boulevard, northbound at southbound mula A. Mendoza Pugoso hanggang Quezon Bridge. At sa Padre Burgos sa Park and Ride, gayon din ang Espanya Boulevard, the westbound at eastbound, at ang Evangelista Street, kasama rin ng kahabaan ng Raon Street, Pipaterno, Carriedo Street, Carlos Palanca, Boston Street, northbound lane ng Rizal Avenue, northbound lane ng MacArthur Bridge, eastbound at westbound lane ng Claro M. Recto Avenue at ang kahabaan ng Nicanor Reyes Street. Si Patrol number 5, ayaw pa ang kanagulat, siyempre naman todo ang lakas, DWIC. Balita, todong lakas! Maraming salamat, Patrol 5, Aya Yupanko. Samantala, alas 4:42 ng umaga, dakuha naman natin ang mga ulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa Valenzuela City mula kay Danny Cruz. Danny? Yes, good morning. Naglabas na ng anusyo si Mayor Wes Gatchelian kaugnay sa one-stop shop para sa mga negosyante na mag-renew ng kanilang business permit sa lungsod ng Valenzuela. Ayon sa alkalde ng lungsod, nakahanda na ang mga lugar kung saan maaaring iproseso ang kanilang kinakailangang permit o dokumento. Ang one-stop shop ay matatagpuan sa 3S Center Ugong, 3S Center Punturin, 3S Center Canumay West, 3S Center Karuhatan, 3S Center General Tree de Leon, at 3S Center Marulas. Anya, inilagay ang mga opisinang ito upang ilapit sa mga negosyante na mag-aayos ng kanilang permit upang mapabilis ang proseso ng kanilang dokumento. Ang opisinang ito, anya, ay bukas hanggang Enero 20 ngayong taong 2023, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukas din ito ayon kay Mayor ng Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 naman ng hapon. Ayon kay Mayor Wes Gatchelian, sa mga negosyanteng active naman sa online, maaari po rin nilang i-renew at bayaran ng kanilang business permit, bisitahin lamang ang www.valenzuela.gov.ph at i-click ang 3S Plus Online Service button at dyan po lalabas ang detalye ng inyong transaksyon. Mula sa lungsod ng Valenzuela, Metro Patrol Danny Cruz nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Balita, todong lakas! Salamat, Danny Cruz. At syempre, sa oras ho, alas 4:44, dakuan naman natin ang ulat dyan sa Taytay Market. Ihahatid yan ni Tatari Abelia, ating palengke man. Tatari, maganda umaga. Okay, maraming salamat po, Gili Enaya. Tayo ni... Hana. Hana pala, Hana. Sorry. Hana. Maganda umaga po muli. Well, dahil po Taytay Public Market, ano, at ating alamin na mga paunang presyo patol na sa gulay. Ang broccoli dito ay 100 pesos po ang kada kilo. Mababa si nilabuyo dito, 430 lamang. So, ang ating luya naman ay 70 ang kada kilo. Kalamansi 80, no? Sibo sa pulay, mililita, 260. Ang kada kilo, ang siling berde naman ay 300, bawang 110, ang kada kilo kamatis naman ay 70. Ang patatas 125, 40 ang kada kilo ng sayote, 55 naman ang carrot, ano? Ang sitaw,
Mahalang sito dito, 60 ang kada kilo, no? 65 naman ang palaya. At ang talong naman ay 100 sa presyo ng lamandag at bangus 240 kada kilo, 160 naman ang tilapia, no? Ang gigi o galonggong 240 also. Ang alimasag 500 ang kada kilo, gayon nila lapu-lapu 500 din, ano? Sap-sap 450 ang kada kilo, tulingan 260. Ang tambakol, 150, no? At ang pusit naman ay 300. Well, ang presyo ng baboy ay alaman 280, no? Buto-buto, 260. Well, ang presyo naman ng baka sa laman, 430. 319 naman ang buto-buto. Tamanok, mababa dito, 180 ang kada kilo. E natin ba din presyo sa Taytay Public Market sa lalawigan ng Rizal? So, may patrol, datarang yung Hercules, sa Belia na Gold, simpilang may tudulo ka si WIC. Balita, balita, tomong lakas! Maraming salamat, Tata Ray. Samantala, dakuhan naman natin ang ulat ng mga balita mula sa ating Ronda, probinsya. Ronda, probinsya! Alamin naman natin ang ulat ng mga balita mula sa Naga o Bicolandia mula kay Melvin Machado. Melvin, marhay na aga. Marhay na aga, inalis na ni Governor Luigi Villafuerte ng Kamarinisor ang suspension sa lahat ng antas ng klase sa pribada at pampublikong paaralan sa buong lalawigan dahil bumubuti na ang kalagayan ng panahon. Buong maghapon kahapon ay walang naitalang pag-uulan sa malaking bahagi ng lalawigan. Nag-abiso naman o naghihintay naman ang abiso ang mga evacuees ng Sitio Buri, Barangay Kamuning, sa bayan ng Calabanga, Kamarinisor kung papauwiin na sila ngayong araw matapos silang ilikas dahil sa peligro ng pagguho ng lupa sa kanilang lugar. Nadadaanan na rin ang ilang spillway na naapektuhan ng pagtaas ng tubig nitong nakarang araw. Samantala sa lungsod ng Naga, balik na sa eskwela ang mga estudyante ngayong araw ayon naman sa DepEd. Mula sa Naga City, sa Kamarinisor, Melvin Machado, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Ay maraming salamat, Kuyang Melvin Machado dyan sa Bicolandia. Sa oras na alas 4.48, dakuha na natin ang ulat dyan sa Bataan. Inaabangan to ng ating mga Bataan viewers, partner. Iyati dyan ni Kuyang June Bringula. Kuyang June, maganda umaga. Kaya gandang morning, humakot ng iba't ibang mga award o mga parangal ang pamalang bayan ng Pilar dito sa Bataan sa pamumuno nitong si Mayor Charlie Pasaro. Ang mga nasabing award ay ang mga sumusunod. Anti-Drug Abuse Council Special Award mula dito kay dating DIG Secretary Eduardo Año. 2021 Anti-Drug Council Performance Award para sa kanilang mahusay na pagtulong sa pamalang nasyonal sa kampanya nito laban sa mga illegal na gamot kung saan ay nakakuha sila ng 100% ng functionary points makaraan ng ADAC Performance Audit. 2022 National Anti-Drug Council Performance kung saan ay muli siya nakakuha ng 100% ng functionary points. Nakakuha din ang bayan ng Pilar ng Gawad Kalasag Award. Kabilang dito ang SDLG o ang Seal of Good Local Governance at ang 2022 Subay Bataan Special Award. Ang mga parangal o award na yan ay nakuha ng pamalang bayan ng Pilar sa pamunun sa si Mayor Charlie sa kasagsagan ng matinding pananalasa ng COVID-19 sa kanilang bayan sa Pilar. Ayon dito kay Mayor Charlie, ito na ay maituturing na pinakamagandang regalo na tanggapin ka ito nakaraang Disyembre. Ang bayan ng Pilar ngayon ay tinuturing na karayan crime-free municipality. Yun, Bringula na gula sa Imperial Metodo Lakas, PWIC. Balita, Torong Lakas! Maraming salamat, Kuyang Jun Bringula. Samantala, mahigpit na binabantayan ng Department of Agriculture o DA ang presyo ng itlog. Ito ang sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Christine Evangelista kasunod ng mga napaulat na pagtataas ng presyo ng itlog na ikinadismaya naman ng mga mamimili. Maliban dito, minomonitor din ng DA ang presyo ng manok dahil batay sa price monitoring nito, naglalaro na sa 220 pesos ang presyo ng kada kilo ng karne ng manok. Mas mataas ito kumpara sa year-to-year monitoring sa presyuhan ng manok na naglalaro sa 145 pesos hanggang 180 pesos ang kada kilo.
Sinabi ni Evangelista na isa sa mga tinitingnan dahilan ay ang sitwasyon ng poultry industry sa bansa at ang naging pagtaas ng demand sa itlog at manok noong holiday season. Makikipag-ugnayan ng DA sa iba pang mga stakeholder tulad ng United Broilers Raisers Association o UBRA para malaman ang kanilang inventaryo sa manok. Samantala, posible namang magsimula ng bumaba ang presyo ng mga gulay sa mga susunod na linggo. Ito ay ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o ang SINAG ay dahil magsisimula na ang anihan ng sibuyas sa ikalawang linggo o Enero 15 kasabayan ng inaasahang pagmura ng fertilizer. Inihayagan ni SINAG Chairman Rosendo Son na malaki ang impluensya ng international commodity prices sa lokal na presyo ng fertilizer kaya maaaring mura ang mga gulay. Mulaan niya sa dating 2,500 pesos noong isang taon, sumadsad na sa 800 pesos kada 50 kilo ng bag ng pataba. At dinagdag din ni Son na maaaring sa Pebrero o Marso ay maramdaman na ang murang mga gulay kabilang ang mga sibuyas. Nito lamang Disyembre ay sumirit sa 8.1% ng inflation rate na pinakamataas simula noong Pebrero 1999 dahil sa mas mahal na pagkain kabilang na ang mga gulay lalo na ng sibuyas. Sa oras na 4:52 AM, nakatakdang magtaas ng singil sa tubig ang Maynila at Manila Water ngayong buwan. Magkakaroon ng dagdag singil na 8.4 pesos o 8.04 pesos sa kada cubic meter sa Manila Water habang 3.29 pesos naman sa Maynila. Habang maglalaro naman sa 86 hanggat higit 750 pesos ang magiging bayarin ng mga residential customer ng Manila Water kung saan nakadepende ito sa konsumo. Sa nasa 130 hanggang halos 1,000 pesos naman ang water bill ng mga ordinaryong residential customer ng Maynila. Samantala, nagpaalala naman ang Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office sa Maynila kaugnay sa water service interruption na nararanasan ng ilang lugar sa Cavite at Metro Manila bunsod ng problema sa Putatan Water Treatment Plant. Samantala, nagbabala ang Bureau of Immigration sa mga dayuhan hinggil sa kanilang annual report na kailangang isumite sa loob ng unang 60 araw kada taon. Ayon sa ahensya, obligado ang lahat ng foreigners na nasa bansa na personal na magtungo at mag-report sa tanggapan ng BI batay na rin sa Alien Registration Act of 1950. Sinabi ni BI Commissioner Norman Tansinko na nakapaloob sa nasabing batas na ang mga dayuhan, refugee at ang mga stateless citizen na mayroong immigration at non-immigrant visa at nagbigyan o nabigyan ng Alien Certificate of Registration Identity Card na magpupunta sa Pilipinas ay kailangang magsumite ng kanilang annual report o ang updated company activities sa lahat ng tanggapan ng ahensya na tatagal lang hanggang March 1, 2023. Balita, balita, torong lakas! Balita sa ibang bansa! Inaprubahan na ng US FDA ang pagbebenta ng abortion pills sa mga retail pharmacies sa Estados Unidos. Ito ay sa kabila ng maraming opisyal na nagnanais na ipagbawal ang paggamit ng medication abortion, lalo na sa mga kabataan. Ayon sa FDA, maaaring mag-apply ng certification ng pharmacy para sa distribution ng abortion pill mula sa isa sa dalawang kumpanyang gumagawa nito na kinabibilangan ng Danco Laboratories at Gen Biopro na makaraang magsumite ng karagdagang aplikasyon sa DFA. Matatanda ang inalis ng pamahalaan ng naturang tableta noong 2001 dahil sa COVID-19 pandemic. Sa sports! Dito sa ating sports, alamin natin iuulat yan ni Allen Ibañez. Allen! Nagwagi ang Los Angeles Lakers matapos patumbahin ang Miami Heat sa score na 112-109. Nagawang lampasuhin ng Lakers sa Miami kahit wala ang kanilang superstars na sina LeBron James, Looney Walker IV at Anthony Davis. Nanguna sa koponan si Dennis Schroeder na nakapagtala ng 32 points habang nakapagtala naman ng tig 21 points sina Thomas Bryant at Russell Westbrook. Samantala, abangan naman bukas ang susunod na laban ng Lakers kung saan kanila naman makakaharap ang Atlanta Hawks alas 11:30 ng umaga oras sa Pilipinas. Pinas. Para sa sports news, ako po si Allen Ibañez. Sa entertainment, a trending news. Oy,
Maya, binasag na ng aktor na si Enrique Hill ang espekulasyon ng mga netizen na hiwalay na sila ng aktres at girlfriend na si Liza Soberano. Sa Instagram post ni Enrique, kanyang ibinahagi ang mga larawan at video kasama ang aktres kasabay na pagbati sa 25th birthday ni Liza. At sinabi ni Enrique na hindi man sila magkasama o maaaring magkahiwalay man sila ng mundo, ay mas lalo namang napapalapit ang kanilang mga puso. Makikita rin sa litrato ang pagiging sweet sa isa't isa ng screen couple na muli namang nagpakilig sa Liskin fans. Ay, ayan ha. Ayan na ha. Ayan na yung ano ha, ang issue ng mga Marites partner. Ay, samantala, isingit ko lamang ito ha, ang ating public service announcement. Nananawagan ho ang pamilya Diaz kaya o sa nakakita sa babaeng kinilalang si Honey Joyce Diaz, 19 years old ho yan, na may tangkad na 5'5", mahaba ang buhok at maputi. Huli siyang nakita sa babaan ho ng jeep malapit sa papuntang sikat. Galing siya sa Saguday, Quirino, pumunta daw sa Santiago upang pumasok sa eskwela. Sa La Salle University o La Salleta University, ngunit hindi siya nakarating sa kanilang klase. Siya po ay nakasuot ng black t-shirt, black square pants, white shoes, maroon jacket, at backpack na hook, kulay gray daw ho. Sa sino mga nakita ay magbigay impormasyon lamang ho at maaari kayong mag-text o tumawag sa numerong 0926-138-1687. Ayan o ang numero ho yan ay ang ate na ang pangalan ay Ate Heidi. Ayan ang ate niya. Honey Joyce. At sa isa pa nga numero na 0945-511-4471. Ulitin ko ang numero ha, 0926-138-1687 at 0945-511-4471. O ay, tulungan niyo ang pamilya Diaz para mahanap ang kanilang kamag-anak na si Honey Joyce Diaz. Samantala, partner, batiin ko lamang ito. Si Alona Villagracia, maraming salamat po, Miss Annette, sa patuloy na pag-comment. Ang aking tita, si Tita Revy, dyan sa Caloocan. Andyan din sa Tagigaraw, si Tita Early, ingat palagi, at si Tito El. Si Ma'am Febi Makalam, maraming salamat po. Saan pong lugar to kung may pasok? Alam ko may pasok nga. May pasok ngayon ang mga estudyante. Erna Cabras, maraming salamat. Andyan din si Sian Yuan Joseph Barbas, maraming salamat. Si Miss Edna Junio ng Marikina, si Boss Jeff Jefferson Nanalo, ang aking mama, Mama Lenny sa Marikina. At syempre si Tito Marciano at si JJ. Partner, meron ka pa bang ibabate? Binabati ko ang pamilya Oledan na nasa Caloocan City ngayon at ang aking mga kaibigan mula sa Quezon City na nanonood. Wow. Hello, good morning sa inyong lahat. Salamat sa panonood at pagsusuporta sa amin. At syempre, pinasasalamatan po namin ang lahat ng bumubuo sa aming stasyon. Sa pangunguna po yan ang ama ng aming impilan na si Boss Edgar A. Cabangon. Sa aming station manager na si Sir Vic De Leon Lima. Sa aming news director na si Miss Judith Estrada Larino at ang ating idol si Patrol 3, Bert Mozo. At sa aming tech on duty na si Engineer Daniel Tenco, si Jeric Barreto, Engineer Wener Contehino, Engineer Fred Belamala at Engineer June Aguba. At sa ating news writers, sina Haya Ludovico, andyan din si Angelica Doctolero at syempre si Drew Nasino. At sa aming social media writer na si Allen Ibanez. Syempre sa ating communication assistant si Ate Yasmin Pantaleon, maging sa ating piloto na si Kuya Basil Nabua, at sa ating SG si Kuya Jomer. At sumayin niyo pa mas todong lakas sa pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. At sa ngalan po ni Haya Ludovico, ako po si Hannah Oledan. At ako naman si Jelly Mendez. Samuhan niyo po kami ulit sa Lunes sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1 at abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga, kasama dyan si Kuyang Drew Nasino. Maraming salamat po at magandang umaga. Balita, 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 torong lahat!